Magandang umaga, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOSTv, the channel that delivers science for the people. Mas pinadali na ang pagtangkilik sa produkto ng ating mga setup-assisted MSMEs dahil sa OneStar.ph. Alamin kung paano ito sa aming bagong documentary. Samantala, alamin muna natin ang lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa dito sa aming weather update. Magandang umaga sa iyo, Jel. At magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng DOSTv. Kasalukuyan ay maulap at may mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na po dito sa Visayas at Mindanao. Nakakapekto pa rin ang amihan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, ang tail end ng cold front, ito yung pagsalubong ng malamig at mainit na hangin at naapektuhan itong Visayas at Mindanao. Para sa araw nito, ang region ng Northern Mindanao, Caraga at Davao region ay makakaranas ng maulap na may mga moderate to occasionally heavy rains at thunderstorm na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang nalawing bahagi ng Mindanao, itong buong Visayas at kasama na rin ang probinsya ng Palawan ay makakaranas ng maulap na may mga light to moderate rains at isolated thunderstorm. Dahil sa amihan, itong Cordillera at Cagayan Valley ay makaranas ng maulap na may mga mahinang pag-ulan. Samantala, ang nalawing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila ay makaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated na mahinang pag-ulan. Sa susunod ng tatlong araw, patuloy hina ang amihan dito sa ating bansa. Kaya inaasahan po natin sa weekend ay makaranas po tayo ng mainit na panahon dahil sa easterlies. Ito yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Magpapatuloy yan hanggang sa Lunes sa susunod na linggo. Kaya sa dito sa Metro Manila, maganda at mainit na panahon inaasahan po natin. At inaasahan pa rin natin ang mga isolated ng mga pag-ulan or thunderstorm. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay magalaro mula 22 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Baguio City, asahan pa rin natin na maganda panahon at medyo kainitan kumpara noong nakaraang linggo. Asahan lang natin itong mga isolated na mapag-ulan or thunderstorm. Ang agwat ng temperatura sa Baguio City ay mula 14 hanggang 25 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, sa una o sa susunod na dalawang araw ay maulap at may mga pag-ulan, mga light to moderate rains at isolated thunderstorm. Dulo po yan ng easterlies. At pagdating naman sa Lunes, sa susunod na linggo, ay magandang panahon kung saan ay magiging bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated na mga pag-ulan or thunderstorm. Ang agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 24 o 25 hanggang 30 o 31 degrees Celsius. Sa Metro Davao, kung saan nakaranas sa mga pag-ulan na itong nakaraang araw na malalakas at patuloy tayong makakaranas pa rin ng maulap at may mga light to moderate rains at isolated thunderstorm bukas. Pero pagdating ng Linggo at ganun din sa Lunes ay maganda na panahon sa Metro Davao kung saan magiging bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may inaasahan pa rin tayo ng mga isolated na pag-ulan. Ang agwat ng temperatura sa Metro Davao ay mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. Ang araw po ay sumikat kanina
sa ganap na 6:07 ng umaga. At mamaya pong hapon ang araw lulubog sa ganap na 6:06 ng gabi. Sa mga gustong maging update sa ating weather, i-like at i-follow ang ating official social media account. Itong Twitter, Facebook at YouTube. At bisitahin ang ating official Pag-asa website, www.pagasa.usd.gov.ph. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Section, ako po si Alzar Di Aurelio. For on exclusive content na dito nyo lang sa DOSTv makikita, here's our flood and water level advisory. Maraming salamat, Ms. Jel, at magandang umaga sa iyo at magandang umaga sa mga viewers ng DOSTv. Hydrological update po tayo at mag-uumpisa po tayo sa dam monitoring. Ang angat dam po ay patuloy pa rin ang pagbaba at nasa 207.75 meter ang level nito at may pagbaba po itong 0.20 meter. At ang San Roque naman ay patuloy rin ang pagbaba ng level at nasa 268.30 meter at may pagbaba po itong 0.08 meter lamang. Ang Pantabangan naman, dahil wala rin po tayong mga observed rainfall doon, patuloy din po ito ang pagbaba at nasa 198.20 meter at may pagbaba po itong 0.22 meter. Samantala, ang Magat naman, dahil meron po tayong mga local rain-induced na pag-uulan, so maghabahagya po itong tumaas at may level po ito ngayong 190.81 meter at may pagtaas po itong 0.26 meter. Dahil po, meron pa rin po tayong tail end of cold front dito po sa Visayas and Mindanao, patuloy pa rin po tayong nag-issue ng General Flood Advisory sa region po ng Caraga. Ito po ang lahat po ng probinsya nito ay nag-issue pa rin po tayo ng appropriate actions na ibig sabihin may malaki po ang tsansa ng pagbaha. In fact, meron na pong mga reported flooding dito po sa mga bayan ng or sa probinsya po ng Caraga. Ang Region 9 naman po, ito po yung Zamboanga, Region 10, ito po yung Northern Mindanao at ang ARM or Autonomous Region of Muslim. Ang kanating warning naman po dito ay posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil po nasa moderate to heavy rain po ang na-observe natin within 24 hours. Ang sa Visayas naman po, itong Region 7 at Region 8, ito po yung Central Visayas at ang Region 8 ng Eastern Visayas, ito lang po ay precautionary measures or ang ibig sabihin po ay closely monitoring lang po ng weather system na naka-apekto sa kanilang lugar. At ang the rest or stock surgeon po at ang Region 11, ito lang po ay closely monitoring din po or precautionary measures lang po din po ang ating warning dito. Ibig sabihin, closely monitoring lang din ng mga weather system na aka-apekto sa mga naturang probinsya. Yan muna ang latest gel at mula pa rin dito sa Flood Forecasting Center ng Pag-asa Hydromet Division, Jean Yevarez, nag-uulat. OneStar.ph is a project developed by the Department of Science and Technology, Region 2, initiated by former DOST Secretary Mario G. Montejo. It is an e-commerce web application that features products from MSMEs or the micro, small, medium enterprises assisted by another program of DOST. The setup or the Small Enterprise Technology Upgrading System. OneStar will be one-stop shop of all the products made available by different MSMEs around the Philippines. At kamakailan nga lang ay formal nang nilagdaan ang partnership ng DOST with the Land Bank of the Philippines to provide a more convenient payment platform sa mga tumatangkilik dito. Panoorin kung ano nga ba ang OneStar at paano ito nakatutulong hindi lang sa ating mga MSMEs kundi maging sa iba pa nating kababayan dito sa aming documentary.
Ang One Store kasi ay bagong proyekto yan ng DOST, ano, at ang isang alam kong naitutulong niyan ay nabibigyan ng magandang at mas malawak na promotion ang aming mga local products. Kung dati-dati dito lang nakikilala, ngayon dahil sa One Store, nalalaman na rin ng mga taga-ibang probinsya. As far as Mindanao, I think, kasi meron na kaming mga na-serve na orders galing Mindanao. Ang One Store is an e-commerce platform designed to help our micro, small, and medium enterprises promote their products online. And well, right now, we are promoting the products of our small enterprise and technology upgrading program customers, not only in Region 2 but in the entire country. So, kami ang nagsimula dito sa Region 2, and as I mentioned, ito nga ay pinick up ng national DOST. At present, ang One Store has about 5,500 products. And we intend to populate the platform and reach the 10,000 products by the end of the year. We are averaging around 10 transactions per week, though this is not yet significant, but we hope to, ano, we hope to increase the number of transactions. Right now, the potential is quite huge. We are happy with our initial results, and we are happy with the comments that we're getting from our customers, not only locally but internationally. We are happy that we have been getting millions of hits already in our sites. So, napakaganda po ng potentials itong One Store. Yung MPEX program ng DOST na bilang bahagi ng isang setup assisted, we were prepared para sa certification namin with the National Meat Inspection Service, so that eventually we were given an accreditation together with a certificate of good manufacturing practices. So yung practice na management practice na kailangan naming matutunan, like proper recording of activities and sanitation, standard operating procedures or SSOP, malaking bagay para sa amin yun. At nalaman lang namin na merong ganun palang programa nung na-introduce yan ng Department of Science and Technology 2 sa pamamagitan ng kanilang MPEX program. Ang pinaka-prominent na produkto na hinihingi ng mga customers ay yung chicharabaw. Kasi yan lamang ang produktong dito mo lang siya makikita. It's a homegrown brand, at ang mga local visitors, yan ang hinahanap nila pagdating nila dito sa aming lugar sa Tugigaraw City. Meron din kami nung Karabif Tapa, kasi ang mga kalabaw nga ay sadyang madami sa Region 2. So yun ang sinusubukan naming bigyan ng malaking pansin
para sa ganon makatulong din sa mga magsasaka, lalo na yung mga Carabao racers. Nandyan din ang cassava rice crackers na kung saan pinopromote namin yung paggamit ng rice at cassava flour, no? Na kung saan locally produced siya. So again, ang advocacy namin ay mabigyan ng suporta ang ating mga magsasaka upang magamit ng malakihan ang kanilang mga produkto. With the introduction of onestore.ph and becoming a hub, may mga pumapasok na orders na galing sa malayong lugar. And having a new brand with the One Store, no, alam ko malayo pa ang mararating ng Ibanag food products. Noong nagsimula kami in 2006, ang production lang namin ng chichara ba ay about 250 a week, or that's 1,000 packs at 80 grams per month. At habang lumalaon, lumalaki din yung ano, yung production, dahil nakikilala siya sa merkado, no? And with the help of other agencies like DOST, the Department of Trade and Industry, sa pamamagitan ng kanilang mga trade exhibits, so lalo pang nabibigyan ng promotion yung produkto. Sa ngayon, you're averaging 60,000 a month. Yun ang production namin. Ang isa sa mga magandang characteristics ng SMEs is that yung pagiging creative at innovative. Una, kailangan mong malaman kung ano ba yung mga produkto na pwedeng i-transform into a marketable product. At eventually, you have to dream of improving and making better your products upang sa ganon lalong mabigyan ng malaking tsansa na makarating sa international market. Ang isip dapat ng isang producer na kagaya namin is that hindi lang para sa local na market ang tinitingnan mo, kundi yung global market. Upang sa ganon, mas malaki pa yung mga oportunidad na maaaring mapasayo at yung pangarap mo na makatulong pa ng maraming tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho ay magiging achievable.
Since its launching last July 2015, OneStore.ph has already uploaded or featured over 10,000 products, ranging from food, agriculture, furniture, handicrafts, metals, and other items like bath essentials, personalized gifts, and accessories. Ang mga produktong ito ay hindi lang mura at dekalidad, kundi certified tatak Pinoy. Kaya naman, suportahan natin sila at laging tandaan na tangkilikin ang sariling atin. And that's it for today. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTv, the channel that delivers science for the people.